Ang saya, ang refreshing talaga makarinig ng bagong sound. Hi guys! Once again, I'm KP Morales and Escape with me again with this video. And for this video, this is another MNL48. Pero for this one, ang papanoorin ko is based din ulit from the comments, High Tension. Official MV. Wait, hanapin ko sino nga ba yung nagsabi. Jung Wayne. Shout out yung High Tension nila kasi one of the best music videos daw nila yun. So, there. So na-excite ako dun sa comment. Yun. Unti-unti ko na lang silang nakikilala. Pero hindi pa sa names. Kasi nahihirapan talaga ako sa names. I mean, natatandaan ko na yung face saka kung ano yung merong sound sila na pinoproduce unti-unti. So, next ko na yung names. 1, 2, thumbnail pa lang effort na. May mga black balloons. Okay, 1, 2, 3, and click. Ooh. All black. Puzzle. Okay, tanda ko siya kasi siya lang yung short hair. Lakas ng dating yung short hair. Okay, another fun music from them. Ang saya, ang refreshing talaga makarinig ng bagong sound. Ayun naman, lakas ng dating niya, nung short hair. Hindi ito sinuot. Ang ganda. Ooh. Class. Ilan ba sila? Parang paiba-iba sila. May videos na 8 lang. May videos na marami. 48 ba sila? 48. Napansin ka dito, ang lumulutang yung short hair. Parang siya yung maraming screen time. Kasi dun sa mga napanood ko na past videos, which is konti pa lang naman, lagi yung leader. If tama na siya yung leader, yung malaki yung boses. Yun. Pero for this video, parang siya yung focus. Hirap. Aso may naka all black sila lahat, merong all white. Sobrang gat ng mga moves, sobrang... Right turn ba yung catchy sa dance step? Basta ang catchy ng dance step. Ganda. Yo.
Yun, high tension. So yun, ang napansin ko dito sa video na to, nakafocus naman dun sa short hair. Which is, I think, maganda. Kasi parang, alam mo yun, yung parang yung iba-ibang nire-release nila na video, parang may chance yung ibang members na maging focus ng isang song or ng isang music video. Parang for me lang naman, parang hindi siya nakakasawa, parang ganun. Ang maganda sa ang napansin ko dito sa video na to is yung rapping part naman. This is dumadagdag sa mga alam ko about sa kanila na oops, kaya nilang mag slow song, oops, kaya nilang mag acapella. Tapos, oops, iba-iba sila ng quality ng voice. Pero dito, oops, kaya din nila mag-rap. Saka, sobrang effort din yung music video, ah. Though I think, honestly speaking, there's still room for improvements. Bisa na panood ko, ang cool lang din na nag-incorporate sila or yung setting na kinuha nila is medyo Filipino feels with the Capiz windows and all and big wooden windows, which is binibigyan nila ng Filipino touch kung ano yung music video, kung saan sila nagmula, parang ganun. Kasi diba we all know naman na nag-originate yung itong style ng group from Japan, which is technically meron din silang kakaibang or unique na look. It's just ang nagustuhan ko sa specific video nito is binigyan nila ng Filipino touch yung buong look ng video, kasi yung pagka-shoot, I mean yung production setup and all. Parang binibigyan ako nitong video na to ng swag part naman nila. Kasi kung makikita mo, meron ako all black, so fierce, with black balloons and all. And then dun sa white part, medyo classy naman yun dating sa akin. And then meron pang ilang frames na medyo sophisticated, yung medyo may color na konti. So yun, so parang ang daming binigay nitong music video para sa audience. By the way, may tanong, anong tawag sa fans ng ML48s? Di ba may fandom names? So comment nyo lang, hindi pa talaga ako nakapag-search ng maigi sa kanila kasi gusto ko silang ma-discover ng unti-unti through watching their videos, parang ganun. Parang ayoko masyadong ma-spoil. Gusto ko every video na mapapanood ko, meron akong bagong ma-discover about dito sa group na to. It's just lagi ako na-amaze sa mga discovery ko. Kasi pag naririnig ko siya before, parang, oo, parang galing, I mean, Japanese yung styles. Parang ganun lang yung first impression ko talaga. Pero after watching different videos, ang dami ko nang discovered, why not hindi sila isinusupport talaga ng mga Filipinos, diba? Kung nagsusupport nga tayo ng mga Western music and other stuff like that, we support our own artist. Kasi in the first place, tayo dapat yung una nilang support group, diba? Para makapag-continue and all. And then, based sa comments, I think working pa naman yung group. Pero I'm expecting lang sana na more opportunities for them, diba? Kasi deserve nila. Mas malaking opportunities yung deserve nila. For this video, once again, I'm KP Morales. And escape with me again next time. Sa lahat ng nag-comments na MNL48 fans, thank you for introducing me to this group. Actually, no one asked me to watch and react about the 365 araw ng eroplanong papel. I just discovered them through a small clip or short clip via Twitter. And then I decided to find the full clip of that one. And then there. And then I'm happy that you guys helped me discover them more. So there. So once again, I'm KP Morales. And escape with me again next time. See you again. And bye-bye. Thank you po.